Ayan, so let's proceed naman sa may second video natin. Yung typical po nating ina-update palagi, ano, everyday. Ayan, pero minsan kasi nakakamiss tayo pagka sobrang busy talaga. Ayan, okay, so let's start with SEC. Check natin kung ano ba nangyari. So far kasi, ano eh, ayun o. Nalaglag na siya, no? May gap down. And kung papansinin natin, of course, typical lang naman yung may gap down dito kay, ano eh, kay SEC, tama ba? Ayan o. Ayan, kung titignan natin, maraming mga gap down sa gap ups dito eh. Ito pa. Ayan. So it means, pwedeng-pwede talagang ma-hit yung trendline natin sa baba. And of course, yung support sa horizontal. So for now kasi mas nakafocus tayo sa horizontal. Pero kung titingnan natin, meron tayong andito. Or nag-add tayo ng trendline somewhere here sa baba. Ayan. Second touch, third touch, fourth touch. Possible yung PF dito. If ever na hindi mag-hold sa may 200 day moving average, ano, yung price. Ayan. Of course, so far, still the same pa rin naman yung take ko dito, no? So magiging bullish to pagka nakapanik sa 36. Ayan, kasi dito nag-ano eh, kumbaga nag-retest, no? May 36 na to. Ayan, ayan. So maybe kung ano, kung talagang malalaglag to, so pwedeng ganyan. Okay, tapos boom, then ganyan. Okay. So pwedeng ganun yung ano dito pangyari. Eh, pero of course, yun nga, same pa din tayo ng setup dito, no? So hangga't walang breakout sa 36, eh baka mag-sideways lang din 'to. No. Ayan. Tapos next DMC. Check natin for DMC. Same pa din. Still sideways ko, titingnan natin sa weekly, ano. Still nag-hold lang dito sa area na 'to yung price. Ayan, patalbog-talbog. Okay, pag-check natin sa daily. Ayun, no. Hindi pa talbog-talbog lang siya. So ayun, malaglag dito sa may support, no. Ayan, so tingnan natin kasi pagka ano, pagka kasi ganito, may chance na talagang pitikin 'to eh. Hanggang dito sa ano, 11.9, no. Ayan, sa may next green box. Ayan, katulad na to, oh. Ito. Diba? O, ayan. So, pwede maulit yun. No? For this one. Pero kung ano, kung malalaglag naman to, guys, okay, then mas magandang opportunity yun. Especially kung mag-retest dito malapit sa 10.4 kasi ito yung trendline natin, eh. So, dito, guys, pag nalaglag dito, goods yun. Ayan, kasi trendline to. O, diba trendline yun, no? Since 2021. So, pagka na-hit yung trendline na to, nagbabounce ng sobra. Or, kumbaga, mataas yung bounce, no? Ayan, no? Series of bounces yun, mga LODs. O, diba? Ayan. So, tingnan natin. Next one is DMC LTG naman tayo. Okay, for LTG. So, ito ay nag-breakout na. Good thing. Ayan, pero ang pinaka ano dito. So, ang pinaka problem natin right daw, itong next resistance. Ano? Ayan, sa may horizontal. Sa may 10.24. Ayan, kasi i-check natin, ah.
So dito kasi medyo ano eh, kumbaga magkakaroon ng higher high, no? Oh, ayan. Yan kung titignan natin, parang eto na 'yan eh. Yung pinaka-crucial part, ano? Eto, yung area na to, 10.2 hanggang dito, guys. Ayan, sa may 10.6 na to. Ayan. So, etong area na to yung pinaka-crucial for LTG, guys. Eto. Ayan, kasi dito nagkakaroon ng rejection, no? Rejection, tas rejection, di ba? Rejection dito, no? Ayan, kaya pinaka-crucial yun sa area na to. Ayan. Next. Or sisilipin pa ba natin to? So, same lang din. Pwedeng ano, mahit yung 10.2 sa next week, no? Kung magra-rally. Ayan. Tapos, next natin, TL. Check natin to. Sa weekly retest. Okay, so retest lang dito guys sa may resistance, ano? 1590. Sa may green box, guys. Goods. Ayan. So far naman kasi yung ano, pinaka-ceiling kasi na to, eto eh. Diba sa 1920 kasi dito nagkakaroon ng ano eh, ng talagang sell off. Ayun, sell off. Ayan, tapos dito yung pangalawa. Sell off din yung nangyari, no? So kung yung price ni TEL is makakapanik dito sa area na to, of course pwede rin mangyari ulit kay bumagsak, no? Ayan. Of course, meron na tayo kasi ng ano eh, kumbaga pagbabasiyan. Kung ano yung possible na mangyari, no? Based sa kanyang big picture. So sa daily same pa din. Okay. Sorry, itos lang pero medyo nag-close sa baba. Yung resistance. Ayan. Next is ALI. So for this one, tingnan natin. Ayun, ano ba nangyari? Same pa din, ano? Nag-bounce, okay, from here sa 28 hanggang dito sa 30. So tingnan natin kung makakapanik. Ay, kasi possible. Kung mag-rally ulit to, eh pwede mag-retest dito guys sa may 31 na to, no? 31.7 guys. So dun mismo sa ano natin, 200 day moving average. Plus may confluence dyan yung ating horizontal resistance. Ayan. So tingnan natin ano pagka nag-retest dun. Then sa daily, so sa daily resistance na din kasi ito halos yun. Let's see guys. So kung ano siya mare-reject, pwedeng bumalik dito ulit sa may support. Ayan, sa may 28. Ayan, tapos yung last, yung globe. Okay, for globe. Uy, solid. Nako, nag-breakout na guys. Goods to. Goods. Nako. Nag-breakout, no? Ayan, pero sana masustain. since overbought na. Hindi ba overbought na to, yo? Semir overbought na. Plus of course yung kanyang sa may ano history. So yung ceiling na to dito guys, ayan sa 2250 2260 na to. Eh right now nasa ano na 23 na halos. 2.96. Ayan. No? So, ang pinaka ano dito, worst case,
in my opinion, okay, pagka nalaglag ulit dito sa 1.7. Ayan, kasi kung titignan natin, same setup lang to yun. O, diba? Ayan, parang naulit lang halos, no? Okay, kung titignan natin. Ayan, pero kung ano naman siya, kung masusustain, guys. Okay, tas gumanyan. Okay, tas ano siya, bumagsak. Let's say ganyan, tas nag-bounce. So, magandang pangita yan. Kasi parang ano siya, reversal pattern, ano? Ayan, no? O, diba? So, pwedeng maging head and shoulder pattern, of course. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.